Nung binuksan ko ang television kahapon, Webes, sa Channel 14, yung ANC Matters of Fact, hosted by a good friend, Christian Isguera, ako'y nagulat sapagkat ang guest ay wala iba kundi ang ating brave at straight talker na si Mayora Cynthia Gianni. Siya ay tinanong tungkol sa dalawang bagay, o tatlong bagay siguro, na dapat pag-usapan ng lahat ng taga-syudad at lahat ng taga-Bam. Ang unang pakay ay ano ang kanyang palagay sa turnover ng Cotabato City sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At ang pangalawang bagay naman po ay tungkol sa performance ng mga opisyalis ng pamamahala ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At ang pangatlo naman ay ang pagsa tungkol doon sa resolution na humingi ng extension ng transition at ang ibig sabihin nun doon ay postponement din ng election sa May 2022 at ito'y iseset sa May 2025. Ako'y nagulat sapagkat siyempre kilala ko naman po ang ating Mayora na matapang at straight talker at hindi nagmi-mince ng words. Kung spade, sabihin niyang spade. At hindi daw siya maraming sabihin natin mga colorful adjectives, kundi talagang sasabihin ng totoo para sa atin. Tungkol sa turnover, sabi niya, talagang mangyayari yun sapagkat mayroong petition naman ng Cotabato City sa Supreme Court, pero walang action ng Supreme Court. At inaantay yung action na yun na ready for resolution, ngunit is not coming. At parang tinatakda sa balita na sa December 15 ang turnover ng Cotabato City sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya ang kanyang gagawin ay siyempre yung kanyang katungkulan bilang mayora ng Cotabato City at yung empowered na mayora ng ating local government code. So ano man daw ang mangyari kung integration o ma-turnover, ang gagawin lang niya yung kanyang katungkulan bilang mayora ng Cotabato City to protect ng interest ng constituency at ang prosperity ng Cotabato City. Tungkol naman sa ikalawang paksa, performance ng mga opisyalis ng Bangsamoro Autonomous Region, sabi niya, yun na nga ang kanyang isang malaking usapan sapagkat una sa mga basic code na kanilang dapat gawin, datapos ng administrative code, samantalang ibang code ay naisarang na nga, hindi pa medyo malinaw. Kaya sabi niya, kaya ngayon kanyang turnover, parang hirihug sa bilid, sapagkat sabi niya, ang performance daw, dapat ipakita upang sa ganoon, ang integration ay lalong mas madali ang turnover, ang relation ng Cotabato City at saka ng BARM. Ang ibig sabihin po, binigyan din siya ni Christian Isguera ng kung i-assess mo ang performance ng Bangsamoro Autonomous Region in a range of 10, 10 being the highest, ano ang kanyang magiging grade? Ang ating brave mayor ay nagsabi na mga 5 or even below 5. At ang pangatlo naman ay tungkol sa paksa ng eleksyon o postponement ng transition. Sabi niya, bakit nga naman ipopostpone ang eleksyon na tinakda ng batas ng May 2025? Kung ang sabihin natin tatlong taon na hindi nag-produce na dapat i-produce, ano pa naman magagawa ng isang extension? Sa palagay ko, ang basa ko lang po ng panayam ng ating buting mayor na kung may magandang performance at kung sabihin natin ang pag-reach ng sa constituency, lalo sa mga empleyado at yung mga kanilang mga sweldo at mga allowances at ang pagsabi ng public services sa mga sa health at sa edukasyon, magkakaroon ng basis ang extension sapagkat ang performance speak for itself na kailangan tapusin. Ngunit kung wala naman pong performance, sabi nga, napakahirap i-consider ang performance sa kanyang panukala. Kaya nga siguro ang mangyari dito, ang bawat constituent ng BARM, katulad ng Cotabato City, ay huminto at mag-reflect, tingnan talaga kung anong common good, ano bang performance,
both ng Cotabato City at ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Lahat naman po tayo mature to decide kung ano ang tama at sabihin natin kung ano ang katotohanan at kung ano ang propaganda. Magandang umaga po sa inyong lahat at God bless you.